Hello mga karuloks, ayos ba tayo dyan? Update tayo ngayon sa aking mga alagang baboy, lalo na andito na ang isip sa lugar namin. Lalay? Abang tabukin lalay ta. Ta. Lalay, tabukin ta. Ta. Mga Karolox, update tayo ngayon sa ESF dito sa lugar namin o African Swine Flu. So, sad to say nga na nakarating na nga siya dito sa kabilang barangay namin. At sabi ng veterinaryo na nakatira dito sa barangay namin na kung may panahon pa kaming isipti ang mga alaga namin ay gagawin na namin. So ang ginawa namin, may kaibigan ako na may kubo doon sa bukid. Doon ko muna pinaisti si Marites. So ngayong araw na to ang ika-115 days ni Marites. So ngayong araw ay manganganak si Marites. So sabi ng kaibigan ko, may dalawa na raw na lumalabas. So puntahan natin si Marites, bisitahin natin at magdala na rin tayo ng basahan para pantrapo sa mga anak ni Marites. So mga Karolox, samahan niyo ako pagpunta sa bukid. Adventure tayo ngayon sa bukid at bisitahin natin si Marites. One minute, 37 seconds later. So, ito na si Marites. Nang mabutan ko ay pito na ang anak niya. So, kawawa ang kalagayan ni Marites dito. Putik ang kanyang hinigaan. At ito sa ngayon, umuulan pa. So, ang kaibigan ko ay bumaba muna dahil kukuha muna siya ng yero. Pandagdag pantapal dito sa ulan. So, malakas ang ulan dito ngayon guys. So, talagang nababasa si Marites. So ito, pito na siya ngayon. Ako muna magbabantay kay Marites. A little longer than a few minutes later. So ngayon mga Karolox, nakasampo na si Marites. Nakasampong anak na siya. Salamat sa Panginoong Diyos na binayaan niya tayo ng sampung biik. So nung nakaraang anak ni Marites ay nakalabing tatlo siya. So itong sampo ay para sa akin ay okay na rin to. Sapat na rin to para sa akin. Lalo na labing dalawa lang ang didi ni Marites. So ngayon guys, napakalakas ang ulan dito sa bukid. Mula nang dinala namin dito si Marites, mga isang buwan na rin akong hindi nakabalik. So ito na si Marites ngayon, ang update niya. Nakasampo na siya. So salamat sa Panginoon at safety si Marites. Much later. So mga Karolox, sampo lang ang naging anak ni Marites. So nababa na ako, uuwi na ako. Kasi parang tapos na eh, sabi ng kaibigan ko. Siya na muna magbantay doon, kaya uuwi na ako. So itong daan natin, no. Thank you.
Karulok, sa kinabukasan ay napagpasyahan namin na ibaba na si Marites. Kasi kawawa ang kalagayan niya doon. Napakaputik doon at laging umulan. At naawa din ako sa kaibigan ko. Kasi every time na magbantay siya doon, ay basa talaga siya. Kasi ang lakas ng ulan at wala siyang masisilungan. Kaya kinabukasan, ibinaba na namin si Marites at ipinasok dito sa malaking kulungan ko ng baboy. Update pala tayo guys, nung dalawang baboy ko na malaki, na ibinta natin siya. Na mga, ang kilo nila is 96 kilos at saka 98 kilos. Grabe ang pagbaba ng live weight dito sa amin. Mula noong wala pang ESF ay 210 per kilo sa buhay na baboy. Ngayon may ESF na ay naging 120 na lang. Pero okay na rin para sa akin. Bawi-bawi na lang. At least nakabawi tayo sa pagkain ng baboy. Ito na muna ang update sa ating mga alagang baboy. Maraming salamat sa iyong panonood at shout out pala sa ating 17 subscriber. Sana dumarami pa tayo. Please like, share and subscribe para ganado akong gumawa sa susunod pang mga video. Ito ang iyong Rolox Academy na nagsasabing God is good all the time God is good and God will make a way.